coach ng Ginebra. The faithful applaud. Still, he dribbles, he goes all the way, and up Jaworski, trying to set up Herencio. The shot goes! Tied ball game at 1:13! Basketball pa rin ang nangungunang larong pampalakasan sa Pilipinas mula noon hanggang sa ngayon. Kaya naman hindi na nakapagtataka na ang Pilipinas ang isa sa mga bansang unang naimpluwensyahan ng basketball sa buong mundo. Dumating ito sa ating bansa noong unang bahagi ng 1900s. Dahil dito, hindi nag-atubiling sumali ang ating bansa noong una itong laruin sa 1904 Olympics sa Berlin. Bagamat may kaliitan ng mga Pilipinong manlalarong na ipadala kumpara sa mga Europeo, nagawa nilang talunin ang apat na bansa, ang Mexico, Lithuania, Poland at Italy. Natalo lamang sila ng Estados Unidos na tuluyang naghari sa larong ito hanggang 1968. Mula noon, lubusan ng sumikat ang larong ito sa ating bansa. Dahil sa labis na pananabik sa larong ito, naitatag ang ilang organisasyon sa ating bansa ngunit maituturing na nag-iisa lamang ang tunay na humugis ng basketball sa ating bansa. At ito ay ang PBA o ang Philippine Basketball Association. Subalit isang malaking palaisipan at pinagtatalunan pa rin hanggang sa ngayon ay kung sino ba talaga ang lalaking nasa pamoso nitong logo. May kani-kanyang hinuha ang maraming mga taga-suporta ng basketball sa Pilipinas, subalit sino nga ba ang pinakamalapit sa kanila? Yan ang ating susubukang alamin sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan niyo akong alamin kung sino ang tunay na basketballistang nasa logo ng PBA. Ang Philippine Basketball Association ay isang professional na liga ng basketball sa Pilipinas na nagsimula noong taong 1975. Ang PBA ang pinakamatandang professional na liga ng basketball sa Asia at pangalawang pinakamatandang professional na liga naman ng basketball sa buong mundo. Sinundan nito ang National Basketball Association o ang NBA ng bansang Estados Unidos. Ginaya ang mga patakaran na tuntunin ito sa FIBA at National Basketball Association. Ang unang laro ng liga ay ginawa sa Araneta Coliseum sa Quezon City noong 9 ng Abril 1975. Ito ay naitatag ng magsialis ang siyam na koponan ng Manila Industrial and Commercial Athletic Association na mahigpit na hinahawakan noon ng Basketball Association of the Philippines. Ito ang dating pambansang kapisanan na kinilala ng FIBA. Ang unang 10 taon ng dekada ay naging kilala dahil sa masinhing labanan ng Crispa Redmanizers at Toyota Tamaraws na hanggang sa ngayon ay kinikilala bilang isa sa mga pinakadakilang labanan sa kasaysayan ng liga. Sina Robert Jaworski, Ramon Fernandez, Francis Arnaiz, Atoy Ko, Bogs Adornado at Philip Cesar ay naglaro sa Crispa Toyota bago sila mabuwag noong 1983 at 1984. Matapos ang kanilang pagbuwag, ang liga ay lumipat sa Ultra sa Pasig noong 1985. Doon, ang liga ay patuloy na naging sikat matapos na lumipat ang mga dating manlalaro ng Crispa Toyota sa iba't ibang koponan. Subalit bago ang lahat, ito ang itsura ng pinakaunang logo ng PBA na ginamit mula nang ito ay maitatag hanggang taong 1988. Sa larawan ay makikita ang dalawang manlalarong nasa ere na animo'y walang gustong magpatalo. Ang mga manlalarong ito ay si Ramon Fernandez na siyang may hawak ng bola na nakasuot ng kulay asul, habang ang dumedepensa naman ay si Philip Cesar na nakasuot ng kulay pula. Sa tuwing na pag-uusapan kung sino ba ang greatest PBA player of all time ay hindi mawawala sa diskusyon ang nag-iisang El Presidente na si Ramon Fernandez. Siya lang naman kasi ang all-time leader in scoring, rebounding, blocks, free throws made at minutes played sa kasaysayan ng PBA. Si Ramon Fernandez ay kinikilalang pinakamagaling at most revolutionary player sa paglaro ng center position. Bukod dito, kilala rin siya sa pagiging all-time leader sa rebounds at block shots. Pumapangalawa naman siya pagdating sa assist at pag-agaw ng bola. Nagsimula ang kanyang basketball career kasama ang Toyota Cornets noong 1973 hanggang 1984, kung saan nanalo sila ng 9 na titles. Ang sumunod niyang team, ang Beerhausen o Manila Beer noong 1984 hanggang 1985,
ay kung saan nagkamit si Fernandez ng average na 26 na puntos, 15 boards at 9.9 assists. Ang iba pa niyang nasalihang team ay ang Tanduay noong 1985 hanggang 1987, Pure Foods noong 1988 at ang San Miguel Beer Men noong 1988 hanggang 1994. Kabilang si Fernandez sa Philippine basketball team kung saan lumaban sila sa mga kompetisyon sa ibang bansa. Tinatawag namang Tapal King at The Scholar ang mga bansag sa power forward at 1980 PBA Most Valuable Player na si Philip Cesar noon. Subalit ang pinakamagandang maaalala sa basketball career ng Tapal King ay noong tinalo niya si Fernandez sa 1979 Sprite 1-on-1 Challenge kung saan nanalo siya ng 25,000 pesos. Napabilang si Cesar sa PBA Hall of Fame noong 2005 kasama ang iba pa niyang teammates sa Crispa na sina Atoy Ko, Bogs Adornado at iba pa. Tinapos ng Scholar ang kanyang basketball career bilang pang-anim sa leading scorer na may 12,077 total points, ikalima sa all-time best rebounder at pangalawa naman sa shot blocks. Dalawa lamang sila na Fernandez sa buong PBA history na nakakuha ng hindi bababa sa 12,000 points, 5,000 rebounds at 1,000 shot blocks. Naging 7-time PBA Mythical First Team, 2-time PBA Mythical Second Team at 4-time PBA Best Defensive Team din si Cesar. Samantala, ito naman ang ikalawang naging logo ng PBA simula taong 1989 hanggang 1992. Makikita na naging bilog na lamang ang logo nito at inalis na ang dalawang kulay na pula at asul na background ng dalawang manlalaro. Noong taong 1989, pinayagan ng FIBA na maglaro ang mga profesional na manlalaro sa kanilang mga torneo. Dahil dito, ang mga manlalaro ng PBA ay maaari ng maglaro upang kumatawan sa Pilipinas sa mga pandaigdigang torneo. Noong taong 1990 naman, ang liga ay nagpadala ng kauna-unahang profesional na kupunan sa Asian Games at nakamit ang pilak na medalya. Ang liga ay nagpatuloy na magpadala ng mga kupunan para sa torneyong ito. Taong 1993, nang palitan muli ang PBA logo na siyang gamit pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ang logo na ito ay malaki ang pagkakahawig sa opisyal na logo ng NBA. Ang silhouette nito o anino ng isang manlalaro ay nakalapat sa kulay pula at asul na panglikod na kulay. Ang NBA ang naging pangunahing inspirasyon ng PBA pagdating sa alituntunin at patakaran ng laro. Simula nang mapalitan ng bagong logo ang PBA, marami ang nagtatanong kung sino ba talaga ang naging modelo sa pamusong logo nito. Marami ang naniniwala na si Robert Jaworski ang manlalarong nasa logo ng PBA. Marahil ay totoo naman talaga ito dahil isa siya sa pinakamahusay na basketbolista sa kasaysayan ng PBA. Tinuguri ang The Living Legend at isa sa mga respetadong personalidad sa larangan ng Pinoy basketball si Robert Jaworski. Pinangunahan niya ang Toyota noong 1973 hanggang 1984 na siya rin namang nagkamit ng siyam na kampiyonato. Noong 1978, naging PBA MVP si Jaworski dahil sa kanyang pagdomina sa liga na walang sino mang manlalaro ang makakapantay. Nagkaroon siya ng average na triple-double sa season na ito bilang guard at nagtala ng mahigit 20 points, 12 assists at 9 rebounds. Nang nawala ang team ng Toyota, naging miyembro ang living legend ng Ginebra noong 1985 kung saan siya ay naging playing coach. Ito na rin ang rason kung bakit gustong-gusto ng mga PBA fans ang Ginebra. At ang number 7 ay niretire dahil sa kanya. Ang iba pang highlights ng basketball career ni Jaworski ay ang pagiging 4-time PBA champion as playing coach, 4-time PBA All-Star coach, 6-time PBA Mythical First Team, 2-time PBA Mythical Second Team at marami pang iba. Walang duda na siya nga marahil ang nasa likod ng PBA logo. Subalit nagkaroon pala ng opisyal na paliksahan sa paggawa ng magiging opisyal na logo ng PBA noon. Nangyari ang naturang paliksahan sa paggawa ng logo noong panahon ng panunungkulan ni Emilio Jun Bernardino bilang ikalimang commissioner ng PBA. Nahalal siyang commissioner noong 1993 PBA season. Naitampok sa isang interview ang nanalo sa paliksahan at inilhad mismo nito na ang kanyang naging modelo sa ginawa niyang logo ay si Francis Clutch Arnaiz.
nagkamit din ng 25,000 piso bilang papremyo ang naturang nagwagi. Si Francis Arnaiz ay kilala bilang Mr. Clutch ng Toyota noong dekada 70 at bilang sidekick ni Robert Jaworski. Sa kanilang Batman and Robin tandem ng Gilby's Jeans, Hinebra, noong dekada 80. Siya rin ang unang nagpauso ng looping finger roll layup na ngayon ay tinatawag na teardrop. Sa 12 taong paglalaro niya sa PBA ay nakapagtala siya ng 10,292 points, 2,938 assists at 452 steals. Tatlong beses din siyang napabilang sa first mythical team ng liga.